Last week, nakadetect po tayo ng isang case ng mpox. So, ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023. At ito yung una since the declaration of the public health emergency of international concern. Sampu na ang kumpirmadong kaso ng mpox sa Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang isang bagong kaso ng mpox sa bansa kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization o WHO ng Global Public Health Emergency dahil sa nasabing sakit. Ang nasabing pasyente ay isang 33 taong gulang na lalaki na taga Metro Manila. Ayon kay Secretary Herbosa, wala itong travel history sa labas ng bansa, particular na sa Africa. Aniya posibleng nakuha ito ng pasyente sa pamamagitan ng community transmission. That means yung virus ay nandito sa Pilipinas. We had 9 cases noong 2023, pero pakunti-kunti ang natetest natin. So that means the mpox virus is among us. So hindi siya imported, nandito siya. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng contact tracing ang DOH sa mga nakasalamuhan ng pasyente para sa agarang testing at isolation. Naka-confine na rin ito sa isang pampublikong ospital para sa kaukulang monitoring at gamutan. Maaaring makuha ang mpox sa pamamagitan ng close at intimate contact sa infected na tao. Pwede rin mahawa nito sa paggamit ng mga bagay na pag-aari ng isang infected individual o paghawak mismo sa taong may taglay na virus. Ngunit maaari din aniya itong mawala sa paghuhugas ng kamay kaya binigyang importansya ngayon ng DOH ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating katawan. Anyone who is infectious, pwede niyang makontaminate. Pwedeng makontaminate sa materials like clothes and utensils of infected individuals. Pero soap and water will kill the virus. Makabubuti rin kung agad magpapatingin sa mga doktor, partikular sa mga dermatologists. Bukod dito, pinapayuhan din ng ahensya ang mga kababayan natin na maaaring mag-isolate sa bahay kung makaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan, at mga butlig na may lamang tubig o likido na kulay puti at iba pa. 3 linggong isolation ang rekomendasyon ng DOH. Ito ay hanggang sa matuyo ang mga lesion sa balat ng pasyente. Dagdag ng DOH na kung walang lugar sa bahay o may ibang sakit ang pasyenteng tatamaan ng mpox, ay maaari naman silang magpa-confine sa mga ospital. The patients with no other illness can stay home. So hindi natin kailangan ng quarantine facility kagaya ng COVID. So ang i-advise ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang makonfine sa iba't iba nating ospital for isolation. May ilang ospital ding binanggit si Health Secretary Herbosa kung saan maaaring magpatest ang ating mga kababayan. Ito ay ang Research Institute for Tropical Medicine, San Lazaro Hospital, East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, Quirino Memorial Medical Center, at the UP Philippine General Hospital. Ayon pa sa Department of Health, hindi na kailangan ng border control dahil nandito na ang mpox virus sa bansa. Kailangan na lang ng iba yung pag-iingat upang di na madagdagan ang kaso ng nasabing sakit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.